Monster. Remaining. 5 seconds remaining. EG's turn to fish. Remaining. 5 seconds remaining. Seconds remaining. 5 seconds remaining. TNC's turn to ban. EG's turn to ban. TNC's turn to ban. TNC's turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Yun! Yun lang mga kaibigan, TNC, after a hard-fought victory kanina ng game number 1, eto tayo, game number 2, General Tuna and Coach BYB will be your casters for the rest of the series. Pero eto, TNC, they're sticking to what they, kanina, na Sand King Disruptor, and then nag-Beastmaster. Nagbago lang sila ng Initiator, Beastmaster lang. Yung EG naman, gusto nyo team fight? Eto, team fight. Ayun. Nag-Warlock sila ngayon, President Prophet. Sila naman ang kumuha ng DP. So, binan dito ha, EG, banning out Gyro, shoutout nga pala dyan kay Boss Pau. Binan dito yung Gyro, binan yung Lycan, Lishrak, Nykes, and the Night Stalker.
Para sa TNC, binandito yung IO, usually first ban lagi, Morphling ni RTC, Bane, Clockwork, Clockwork and Axe. Pero yun, Rubik ni Crit. So, yun lang, malalaki-laking skill din yung pwede niyang kunin dito sa TNC. Coach Pau nga pala, coach ng TNC. Kinjas. Pero EG, uy, sinagot agad nila ng Slark. Slark agad sila dito. Eto lang, yung Slark, kayang pumitas mag-isa neto. Disruptor, Sun King, Beastmaster. So, Sun King naman, pwede siya mag-Barrow Strike. Tsaka mag-Sunstorm out. Si Luna, delikado rin dito. Ganda ng Slark dito. And ang ganda ng Rubik dito. Sobrang daming spell niya pwedeng nakawin. Lahat yata Wild ito eh. Wild Dust pa lang. Lahat yan may spell na sulit eh. Eclipse, ba? Lucid Beam, Glimpse Back, Static Storm, Epi, Barrow Strike, lahat. Hindi mo na. So, TNC, last ban nila dito. They still need a hero for Armel. Para naman sa EG, hero ni S4. Baka nga mag-ano ito eh. Pwede nga mag-LC dito yung EG. LC? LC Warlock na gawalin na lakas nun. Pero binan dito ng TNC Doom. Ito rin yung ano talaga nila, Kryptonite na hero. Pag may Doom kalaban, lagi sila at madalas silang talo. Pero naman, dito naman sa side ng EG, they have the Warlock, they have the Rubik, and Slark, medyo squishy. Except dun sa Slark siguro, squishy, pero mahirap hulihin. So, EG. Sino kaya magiging last ban nila dito? Luna ni Raven, Bloodseeker daw, DK or TA, magsasabi dito, SF. Queen of Pain ng binan. Pero ito, EG. Uy! Centaur! Yun lang. Ganda, maganda itong Centaur pick. Ay, sabi, OD, Viper, OD, DK. Yan, dami. OD? OD? OD, wow! And, Sniper. Pero wag SF daw, wag SF, sabi dito. Lina. Bloodseeker. Shoutout nga pala dyan kay Jack Dotto, ha, yung ating pinaka, ano ba tawag natin dito yung sabi mo, Eric? Pinaka, dyan si Jack Dotto. Shoutout sa idan, Jack. Shoutout. Pinaka masipag na bot. Ayan, galing kay Pau. Sabi ni Pau. Jack Dotto. Pinaka masipag na bot. Shoutout din niya kay AJS, kay Boss AJS, pati kay Edge Boy. Edgy boy, watch us there. Ayan na. Yun, Jakiro mid, Invoker. Yun, sabi dito, Invoker. TNC 2-0 daw. Eto, TNC, uy, Bloodseeker. Yun. Bloodseeker. One of the good counter dito. Ormel Bloodseeker. Kasi pag naamoy mo yan, hindi siya magre-regen eh. Mm-hmm. Ganon yun, karamihan. Tapos ira-rapture mo lang sa teamfight yan si Slark. Ganon yung ginagawa. Ganyan yung ginawa sa kanila kanina ng ng BP. Ginawa sa DNC na Glass Peak Bloodseeker ang BP. So si Calbs, nandyan din sa Twitch chat. Shoutout pala sa'yo, Calbs. Oh, isa rin yung pamunit, Glimpse. Sabay rapture. Wala masyadong pang-control sa kanila dito. Isa lang yung stun ng EG. Takbuhan na to. Takbuhan na, sir. Strategy war daw. Strategy war. Strategy war. Sabi nito. Mala, sir, Mike. Strategy war. Yung dating pangalan ni Bloodseeker. Red Bull. Si Red Bull. Pero eto na, mga sir. Ang tanong dito, makaka-force ba ng game number 3 ang EG or TNC kakalabanin yung BG mamaya sa... Atag dito, Decider. Combo rin dito yung Centaur tsaka Bloodseeker. Rapture sabay Stampede. Takbo mo. Ayan, so ayan, pap, mamaalam si Boss Calbs. Ay, Boss Pau. Wala siya, namamagaling ngipin. So, eto na mga sir. Game number 2. Pakilala na muna natin yung heroes natin sa dalawang team. Simulan muna sa TNC, Coach. Kuko, Disruptor, Team, Sun King ulit, Armel, Bloodseeker, Raven, Luna, and Sam H. Beast.
Para naman dito sa side ng EG, we got Sumail, Death Prophet, RTZ, sa kanyang Slark, Fly Warlock, S4 Centaur, and Crit naman sa kanyang Rubik. Dugudugugang. Ayun daw. Dugudugugang. Sabi dito si Armel. Pero kanina, hard fought yung game number one, coach. Ganun-ganun, no? Ngayon kaya, ano kaya makikita natin dito? Ganun-ganun, hard, ganun-ganun din ba? O stamp? Depende, depende to. Ang lakas kasi ng early ng TNC. Pag nag-online yung mga level 6 nila, kayang-kaya na nilang magdire-diretso. EG naman si Slark, item dependent dyan eh. And pag wala silang EXO, wala silang Golem, ang hirap mga pag-team fight sa side ng EG. So yun yung opening lagi ng TNC. Kapag nakomit yung EXO, kapag walang Golem, it's a go. Saan team dati si Fly? OG. Sa OG. Shoutout pala dyan kay Kurimamaw. Sabi niya, shoutout ko doon. Kurimamaw. Wala pa rin kayo sa level 6,000 na battle pass ni Solo. Sabi dito. Yun lang. Shoutout din pala dyan kung nanonood si Quinic. Quinic! Wala ba tayo dyan? Ayun na, tigda dalawa. Kanina, game number 1, tatlo yung nakuha ng TNC. Natuto na yung TNC sa pick. Pinaglaruan ba naman ng Virtus Pro? Yun daw. Susdan yung captain of EG, Fly. Fly, dating captain ng OG. So, ayun. Armel and Sumail on the mid lane. Si Armel dito, yung Blood Rage yung kinuha. Oo, oh, masusustain yung sarili na dito. Habang doon naman sa may top lane, we have Raven and Tims up against Kuku. Uy, try lane sa TNC. Tatapatan nila dito yung Slark. Early fortification agad para maligtas nila yung maling sa mid lane yung creeps ni DP. Habang dito naman, Sam H and Crit on the bottom lane. S4. So, kaya magsaswap lane ba tong dalawang to? No, mag-i-swap sila. I think so, pero yun lang. Si Fly, nabigyan, and Raven will take first blood dito sa side ng TNC. Basic na basic pa agad ng Barrow Strike by ano, by teams doon sa may likuran. Pero eto na yun, coach, yung kill potential sa side ng TNC. Ayan na, Barrow Strike, Lucent Beam. Walang Lucent Beam. So, sustain niya lang muna sarili niya with Shadow Word. Umakit na rin yung, ano, yung Centaur. Centaur. Kaya, si Rubik sa bottom lane, sa kanya muna yung lane. Kaya ang taas ng level niya agad yan. Level 2 agad siya eh. Magle-level 3 agad si Rubik. Ayun, lumipat. Ayan o, lumipat si Kuku. Siya ba, may lilipat pa ba? Hindi, okay na yan. Okay na siguro to. Natuwan to na ganyan. Kailangan nila pahirapan yung Slark ng bahagya. Eh, kaya nag-tipi sa baba si Kuku. Pero okay na si Raven sa lane na ganito. So, mid lane, nakikita natin. Eto ha, yung Sagana sa last hits, TNC. Sila naman ngayon. Kanina, EG. Early EG. Kuku, yun ha. Nagka-kinetic field. Ayan pa, yung axe, crit. Pero ito sa RTC, di pa makakapalag. Medyo di pa ito makakapalag eh. Magle-level 3 siguro sila sa MH dito bago mag-level 2 etong Slark. Level 3 na yung Rubik mamaya pagkatunong Slark eh. Dahil nga sa ulo niya yung lane kanina habang tumatakbo pababa si RTC. Gusto rin talaga nilang mas magkatunong lane ni RTC. Kuku, yun lang. Mamamatay si Kuku. Instant level 2 dito para kay RTC. Pero ayan, mamamoy. One more hit. Uy! Kinapos at nakapag-salve pa si RTC. Kinapos yung Thunder Strike. Nawala na eh, sayang. Ayun. Start na game 2 mga sir. Ito na, game 2 na to. Ano ba pinapanood mo? Oh. Ito na nga, start na nga. Start na nga. Baka ibang kung yung pinapanood mo ha. Pero ito, Raven. Makikita natin 12-5, 13-7, and 10-3. Looking good yung TNC so far. Papapounce muna dito si RTC sa may bottom lane. And Sam H and Kuku pushing them back. So shout out sa Australia. Hello, hello. So, tinama naman, last hit charge natin. Oy, tatlong hero na TSC. Barrow Strike. Wala bang Lucent? Yun na, ni Lucent Beam na. Mag-hoop stamp si S4. Yun, tinamaan nga lang si Raven. Pero yun, uy, may salve, may tango, at may shadow word pa. Etong si Fly. Talagang full sustain ka dyan sa may top lane. Pero wait lang. Wait. Ay, di akala ko naman, i-go nila eh. Nagtutontont pa dito si Raven sa may top lane. Pero etong mid lane natin, Armel, pinasok. Sobrang lalim.
Dinaib ng Bahagya. Grabe yung deny ni Armel Samid. Siya naman, pinahirapan niya naman ngayon si Sumail sa may mid lane. Kala mo ikaw lang ha. Shoutout pala dyan kay Boy Malambing Vape On. Sing init ng laban, yung init dito sa Saudi Arabia. Yun. Shoutout sa iyo dyan, boss. Pero ito si Teams naman. Siyempre, pa-out-out lang muna. Kakayanin naman daw ni Raven dun, pero plant lang ng ward. Kala ko bibisita din siya sa may... Uy! Kamuntikan pa dito si Sumail. Armel naman, naka-siphon yan. Hindi niya iindahin eh. Oo, pinapahirapan niya dito si Sumail. Kanina, ikaw nagpahirap sa akin. Ngayon ako naman magpapahirap sa 8 last hits. Death Prophet, kumpara mo sa 25 ni Armel. Ni Armel. Hop. Lift kay Kuku. Kuku, naku, napakasakit. Nag-pounce pa mga kaibigan. Kuku dropping low. Sustain niya ba sa sarili niya? Mamamatibis Kuku. And yes, he will. 5 agad. 15 agility. Nakuha dito ni RTC. Yun lang. Lambot kasi ni Kuku. Siya lang naku talaga yung mag-go dito sa may bottom lane. Pero top lane. Matigas to si Espor eh. Matigas nga. May sustain pa ni Fly sa likuran. First blood TNC nakakuha ng first blood. Ito na naman sa may gitna. Ay, some H. He's going after crit. Pero may lift tayo dyan. Delikado yung buhay dito. Axe, bibaba to. May pounce pa dito si RTC. Some H. Ayan na. Yung blood right ni Armel. Na-silence pa dito. Yung Death Prophet glimpse back. RTC will fall. Napagan na well-played na double kill. Para dito sa Bloodseeker. Uy, sa top lane pa. Nakuha nila si Espor. Kaya pala sobrang bliss. Sumakbo dito ni Armel. Pulado din. Pulahan si lahat eh. Oo. Tatlong pulahan yun. I mean, pinaprioritize niya yung thirst. Priority agad. 75% yun eh. Na threshold eh. Lang, pagpulahan kayong lahat, wala kayong takas. Pero tama na ito si Teams at si Raven. No? Dumadive. Raven si Fly dito pero S4. Oops, Barrow Strike. Raven. Antayin lang. Pag ito nakapag-eclipse to, walang duda. Mag-eclipse bigla to eh. Pero mag-shrine muna ata dito, TNC, kasi pareha silang buhay. Oops, delikado. Armel, silence. Mabubuhay ba? Takbo! Takbo, 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 takbo! Yun lang! Inabot ng right click. Ang gandang rotation by crit. Leaf into siphon. Tapos normal-normal lang. Namatay naman dito yung Bloodseeker sa main mid. Check natin. Net worth. Ayan. Top 2 galing sa side ng TNC. So Raven, oh, kitang-kita siya dyan ni Crit, oh. Oh, napagtanim na sila ng deep ward. Pwede na lang igaw si Raven dito. Alam nila, mag-isa lang. Delikado. Naka-haste pa dito yung Rubik. Oop, oop, oop. Lift. Ibibigay. May hoop stamp pa yan. Siyempre. Plus. Double edge. Double edge. Oop. Lucent beam. Pero blood body blocks by Crit. At mamamatay si Raven sa top lane. Mga tipin sa baba dito si Raven. Ayun niya na doon sa may top lane. Gandang rotation by Crit, ha? Exo, kinumit na dito mga sir. Na-rapture na rin yung Death Prophet. Kuku tutulong, pero ayaw saluin ni Armel lahat yan. Hindi niya kayang saluin niya. Nag-exo lang para at least na nasayang ni Armel yung exo doon. Mas mabilis naman yung cooldown ng rapture niya. Cooldown ng rapture, oo. 1 minute lang yan, eh. Raven is back on the top lane. Kasama naman dito si Teams. Level 5 at level 4. Level 5 din yung S4. At si Fly nandito sa gilid. Steady lang, pero gitna na naman. EXO, susulitin na lang yung EXO. Oh. Pero napakaganda, nag-glimpse back ni Kuku. Napa-atras niya dito yung Death Prophet. Which is good. Bottom lane naman, Sam H. Ang ganda ng lane niya dito. Taas ng level niya. Dami niyang farm. 6 na siya agad. Lift. Konto Kuku. Crit naman, habulin. Armel. Diyos ko, mapapatay niya ba si Kuku? Silence up. Hindi upabot yung silence. Mm-hmm. Pero ito ha, siyempre. Sisimutin siya dyan. Gandang ward by ano doon by crit para hindi na siya mafag ni Kuku. Kasi alam niya ikot-ikutan na siya doon sa may puno na yun, nice ah. Kaya nagtanim na rin siya ng ward doon. Tapos si Raven naman dito at si Team, steady lang yung lane nila. Kalmado lang, kalmado lang sila dito sa may top lane. Lamang lang ng isang kill yung EG. Magsi-6 na rin dito si Raven ah, dalawang crit na lang yan. So, ayan, isa pa. May eclipse na to eh. Pwede na tong gumala eh. Habang ito naman yung dalawa din sa baba. May roar na si Sam H. Mayroon ding shadow dance. Kaya itong Slark. Kuku waiting for an opportunity on the mid lane. Hood of Defiance. Nandun na kay Centaur. Pero wait. Ni-rapture ni Rubik. Glimpse back. Glimpse back. Lip. Crit. Ball. Oops. Wala na to. Halay na lang muna.
Habang si, alam nila eh, wala si Sumail dun eh. Sa bottom lane naman, gagawin nila yung BM. Kaso TP lang, TP out lang yun eh. Wala naman kayong disable dyan sa may bottom eh. May clips na yung Luna. Level 5 Sun King. Hindi pwede nagdadalong ASIP din yung EJ kung i-go nila eh. Mag-eclipse lang bigla yun eh. Pag after ng Barrow Strike, eclipse yun ng sasalubong. Last game na to ng TNC today. Kung mananalo sila, meron pa isa. Meron pa isa against VG. VG. So, yung mananalo dito, next VG kalaban. Yep. After din na ito. Ayan na. Oh, walang Barrow Strike. Wala. Naka-Fatal Bans lang. Fatal Bans yung ginagawa. Ayan na, Eclipse. Barrow Strike. Eclipse, ibaba to. Kinetic Field. Ayun lang, nag-stampede. And Sumail na ako, nag-Glimpse Back. Yun lang. At saka naghati sila sa Eclipse eh. Tig dalawa eh. Dalawa sila, oo. Hindi, tig isa. Isa yung isa pa nga, napunta ata doon sa Crypt. Sa Crypts. Sa Melee Crypt. Ayan na naman, Barrow Strike plus yung Blood Rite, Siphon, Sustain. Oop, abot mo yung damage. Isa pa, one more hit. Ay, naku, na-lift yun lang, Armel. Nasa mali ka doon. Na-lift, umabot yung Rubik. Isang hit na lang yun eh. Hampas na siya, na-lift pa. Tapos na, si DP pa yung nakalast hit. Kaya bumalik yung onting HP ni DP doon. Tapos si Sam H naman, ginagaw pa rin ni RTC dito. Sam H, yes, the roar. So steady lang muna. Oh, di rin di na umatake si Teams, bumakas kasi si Teams eh. Magmimintis yung pounce. Pero eto yung dalawang to, hindi pa lumaalis sa lane nila to. Kanina pa daw yung iba dun sa wombo, ni raid mo kasi. Kala daw nila dun. Yun lang. Yun lang. Pero si Armel mukhang mag-yulos muna siya dito. Para na rin doon sa ano, setup ng Blood Rite niya. Para rin sa silence si Death Prophet. Para din sa move speed. Diyos ko. Pag smoke. Inabot ba sila nung smoke? Hindi nakaramdam eh. Ayun na yun, nakaramdam. Nasa gilid lang. Itong Slark. May roar yung Beastmaster. Pwede nilang iset up. Pero yun, Blood Rite sa dalawa. Rapture. Rapture. Barrow Strike. Uy, wala. Hindi binarrow strike. Cool down. Ayun lang. Kinamit na pala. Parang tamaan ng Blood Rite. So, pero fly. Si Fly naman sa likod. Yun makakatakbo rin. Ayan na yung Blood Rite ulit. Out wala na silang namatay. And limang hero. Uy, may nag-glimpse back pa. Dito. Paaman pa ni Kuko yung glimpse back ha. Ay, ray, ray. Magbabak nga rin yung TNC dito. Wala na naman Rapture. Si Armel, magpapakayaman na naman dito sa may mid lane. Payaman lang ulit. Yung EG naman ata yung makakuha ng objective dito sa baba dahil andyan yung apat na hero nila. May exorcism din yung Death Prophet. So, three heroes ng EG. Nasa may bottom lane. Meron to yung Slark na magsha-shadow blade pa. Ay na, Glimpse Back. Static Storm. Exo, kinumit. Barrow Strike. Ito pa yung Chaotic Offering. Pero yung Roar at yung Lucid Beam ibibigay. Oh, na-burst lang agad nila yung DP. Shadow naman, Dance. RTC. TP out. Kuko naman inahabol ng golem. Barrow Strike eh. Sayang. Sayang. So at least napatay nila dun si Sumail. And nasayang yung Exo dun. Kakapop niya lang na Exo eh. Na-burst lang agad siya. So Armel. Bumalik bigla sa mid habang si Raven naman at si Sam H will continue pushing in this bottom lane. Sam H, wala pang planong mag-necrobook. Wait, hindi pala. Kala ko sa kanya papunta yung... Medal muna siya, medal. And si ano naman, si Luna, Mass of Madness na siya. Nasa base ka lang yung quarter stop. Yun, Madness Akila. Yaman, mayaman. Top lane naman. Sun King. Nag-scan nice yung ka nila, nice ka niya, nice ka niya. Out sila dito. Pag nag-pound si RTC, may kalalagyan si Teams. Pero yun na, Epicenter. Kinumit na dito, mga sir. Takbo, RTC. Takbo. Ayan na yung Kinetic Field. Glimpse back pa dito. Gandang Barrow Strike by Crit. Pero eto ha, na-glimpse back si Sumail. Kuko will fall. Crit with a double kill. May stolen glimpse pa siya dyan. Si Rubik. Yung si Sam H. Wala na ring taka, so three heroes dead sa side ng TNC. Habang si Armel naman, syempre, parang kumbaga, consolation prize. Ayan. Solo kill niya si Warlock doon. Pero ang galing nito doon, napakagandang Barrow Strike. Naago niya pa yung glimpse ng Disruptor doon. So kung may magtitipi pang iba sa side ng TNC, pwede niya lang i-glimpse back. Tower para sa tower. Tier 1 top lane para sa tier 1 mid lane. Armel.
So first 10 kills mapupunta sa EG. Yo, manicrit. Magkakadagger na agad. 14 minutes. So Artesia na naman yung kasama nila dito. So Tims. Layo na pa sa dagger dito ni Tims. Kanina, parang early yung dagger niya kanina nung game number 1 eh. 16 minutes, may ano na siya. Uy, nagkakitaan. Static Storm, yun lang. Glimpse back. Na-rapture dito si Sumail. Double siphon. Out. Lang masustain yung sarili niya. Wala pero na. Pa, yung Bloodrite roll. Tatamaan ng Bloodrite to, syempre. And Eclipse, kinumit dito ni kinumit. Pero naku, nakuha ni Crit. Back na kayo dyan, boys. Pero natakot na sila. May Eclipse si Crit eh. Nakuha pa. Pero okay lang. Nakuha na naman nila yung DP. Patay na naman Death Prophet ni Sumail. Namang si Tim sa may top lane. Ito, makikigulo lang kay S4. Pero yun lang, na-blink. Sakto na bali yung blink. Oo. Yaman din ni S4 dito. Hood of Defiance plus ano, dagger. So, magsisiuwian sila. Abang magpupush naman dito, RTC will take this first tier bottom tower sa side. Oo. Another tower para sa side ng EGN. Yun na yung ano niya, Shadow Blade. Isang buo. Last series na ba to? Hindi pa po. Yung mananalo dito, kakalabanin yung VG Gaming kasama si Kuya Nick at si BYB. We'll see RTC. Paikot-ikot lang. Nabigay na yung kanyang Shadow Blade. So eto si Armel. After nung mid lane, pupush naman sila dito sa may top. Pero eto ah, nakapag-smoke si Fly, si Crit at si S4. May eto, Blink Hoop Stamp, Double Edge. May Eclipse si Rubik. Pero nandito na rin, TP out na si Teams. They have to go, pero na-lift siya dito mga sir. Nakita yung Bloodseeker. Bloodseeker, mga cancel yung TP, yung stolen Eclipse ni Crit. Well played sa side ng EG. Ako na naman yung Barrow Strike. Teams out. Teams out. Pero in Dead Prophet dun sa may likod. Siyempre, na-roar. Nabigyan. At si Teams, buhay. So Bloodseeker for Dead Prophet. Mid para sa mid. Ang maganda dito sa side ng TNC, hindi nagagalaw si Raven. Si Raven yung dire-diretso yung farm. Pero si Kuku. Nauli, bibigay na to. Dead giveaway na lang. Uy. Wala, walang magde-deny. So makukuha pa rin ito ng EG. Napatagal lang ng konti. So, Sam H naman. Wala pong planong mag-necro. Malayo lang pa siya sa kamit niya, pero ito naman si Raven. Hurricane Pike ang next item. Para makawala siya dun sa pounce si Slark. Kasi hindi ka pwede mag-force up out dun eh. Kailangan mag-Hurricane Pike out ka. I-click mo si Slark. Para magtulakan kayo palayo. Sino nanalo game 1? TNC. So Raven, tuloy-tuloy lang din na sa pagpa-farm dito. 16 minutes in, we are 10 to 12. Less than 1K net worth lead para sa side ng TNC. Tulad ng game number 1 kanina, ganitong oras, hindi pa lumalagpas sa 2K yung net worth. Kumalma muna dito yung TNC. Kailangan muna magka-dagger dito ni Teams eh. Pag sila magsimula ulit. 500 pa to eh. Pero Sam H and Kuku Raven. Double damage siya, plus may early medallion si Sam H dito. Ang tanong, alam ba ng EG? Delikado to kung alam. Pero they have wala sa idea dahil nag-smoke sila eh. Hindi ka rin makapag-scan sa loob ng pit. So, pag may lumabas lang, doon mo lang mapapap. Doon lang mag- sobrang mabilis lang to, oh. Out. Makukuha nila yung basic lang. Easy rush para sa team. So, early din. 17 minutes. Basic na basic. And another gold booster to para kay Sun King. 100 gold away. Ayan, na siya. 100 na lang talaga. Pero magsasama-sama jutsu dito yung EG. May exo sila. So Melo, delay na delay yung Yule Scepter niya. 18 minutes. Wala pa. Ayan pa lang, pabuo pa lang. Tingnan natin dito. Si S4. Si S4. Ayun. Uy, blade mail na. Yung Bloodseeker. Yan na, dagger. Ni Teams. So, ito na yung inaantay na timing ng TNC. Sightram levels, meron din silang item. Pero wait lang ha, ayan oh. Sumail and Crit. Nasa may gilid. Nakapag-invis rune pa dito si Sumail.
May spot on nila si Raven. Coming in. Nakita nila na Lucent Beam na glimpse back. Kahit naka-envy ka, may sentry. Roar! Patay ang kuya mo. Lang, hindi niya nakita. Pero eto ha, sa may top lane, na-pounce yung Sand King and Sand King will fall. Pounce plus yung hoop stamp. Wala talagang takas dun sa teams. Pero Death Prophet na naman yung mamamatay. Pang ilan death na ni Sumail yun? Pang lima. Tatlong sunod ata siya namatay. Yung papitas-pitas lang. Si Raven naman, Hurricane Pike na in 100 gold. Ito pa, roar lang yung nakomit nila dun. Lucent Beam roar. Okay, magiging next item dito ni Samage. Mag-dagger muna dito si Samage. Pwede. O kaya mag- Shadow pipe, Blade? Mag-pipe, ganun. O pwede rin mag-Shadow Blade. Para hanapin niya Warlock sa may likod. Pero ito, Raven. Tier 1 tower. Kuwang-kuwa na. Pero creeps yun ako. Pero objective pa rin yun para sa side ng TNC. Habang si Kuku naman. Mango Gaming. Mango Gaming ng si Kuku. BKB agad para dito kay Bloodseeker. After nung Blade Mail pickup. BKB. Pero wait lang. Naku. Nakita si Kuku. Umabante ka pa, boy! Saber na yan. Ayan. Pero nakulong niya Static Storm. Static Storm, may Kinetic Field. Pa. Wait lang. Barrow Strike. And Eclipse. Sasaluin ni RTC. Not bad talaga. Oo. Wow, eh, RTC na yun. Si Kuku lang nawala. Pagbigitaw talaga si Kuku dahil ang taas ng HP niya. Habang ito ha, yung si Sam H. Hindi pa natin talaga alam nung plano na dito eh. Medyo kapos din siya eh. Wala sa budget. Ang ganda ng Warlock ni Fly Quinic. Yan bang na-recycle mo? Hindi, na-recycle ni Quinic. Pero yung sumunod na set, nabigyan siya ng Shadow Shaman at ng Warlock. Ganda ng Warlock ni Crit kasi hindi niya nagagamit yung Golem. Isang beses pa lang. Kanina pa napapanis. So hindi nakapagsama-sama yung EG. Hindi nagigift yung collector's cash, mga sir. Parang 30 days pa yata. Pero basta friend mo nagigift. Ayan. Try mo sa akin. I-open mo muna bago mo siya mag-gift. Kasi yung cash lang mismo, hindi mo siya nagigift eh. Ayan na naman. Kuku, pero yung Lucent Beam, pero wala. Ito lang, wala silang Static Storm. Yun lang yung problema dito ng TNC. Ay, Kuku, out, big. Aegis of the Immortal, mapapop. Andito sa likod ha. May Epicenter. May... Eh, ayan na, yung chaotic offering sa tatlo. Napaganda para sa side ng EG. And RTC nga lang mamamatay dito sa side ng TNC. Pero naku, tinalunan pa si Armel. Armel will be taken out. Teams naman yung susunod. And 3 heroes down sa side ng TNC. Napay, nabutan ba si Luna? Oops. Na-earn siya. Oh. Ano ba yung nahuli di? Ayun, may Lucent Beam. Yun. Patay! Lucent Nasa Beam, paid gold. Siya ng ward. Kaya inabot pa siya. Apat na hero ang namatay sa side ng TNC. For a Slark. Yun na nga yung golem na hinahanap natin. Tatlo pa yung tinamaan ng golem. Diyos ko. Despite having the Aegis advantage, grabe, di rin inasahan ng TNC yun. Daming ginagawa ni Crit sa larong to. 7, 2, and 8. Kita pa naman. Paantay naman ng TNC. Mabuhay ito yung mga tropa nila bago sila gumawa. Pero ito, opening na to para sa side ng EG. Makakapag-farm, makakakuha ng objectives. O, ang problema, walang EXO. Yung problema dun. Pero ito, Armel, magkaka-BKB naman siya eh. So, kailangan lang siguro dito magka-BKB nung mga core ng TNC. Bago ulit sila makapag-teamfight. So, ito, magsusmoke ba yung TNC? And yes, they will. Walang golem, walang EXO. Yun na, tulad ng sinabi mo kanina sa draft pa lang, ito rin yung opportunity sa side ng TNC. May Epicenter, may Eclipse, may Roar, may Static Storm, lahat nasa in favor. Uy! Na-break yung smoke, pero yun lang. Uy, di pa tumama yung Barrow Strike. Pero Glimpse back, andito. Nahuli si Crit, grabe naman. Ang kulit daw eh, di Gina. Kanina pa to eh. Kinubit na yung Static Storm sa kanya dun eh. Pero mayroong streak din kasi yun eh. May dominating streak si Crit, kaya solid na rin yun. Kesa wala naman silang makuha dun sa smoke nila. Ayun, naka-earn yung SK. Tama kanina dun sa top lane. Hindi naka-dagger. In-earn nga siya ni Crit. Kaya naglalakad lang siya dun sa kawalan eh. Pero 2-man Barrow Strike naman yung nagawa niya. Pero wala ni. Yun nga, sabi dito, mas mataas pa yung net worth ni Crit kay Sumail. Kaya daw si Crit na lang yung pinatay ng TNC.
Pero TNC, what's your next move? Beastmaster, already with the Shadow Blade. Ready pa rin yung Roar. May Eclipse pa dito yung Luna. At may Rapture pa. Itong Bloodseeker. Ang plano nila dito. Static Storm na wala. Pero yung sa S4, kinakat lang yung Creep Wave dito sa may bottom lane. So napatipi sa may top lane yung Sand King, Roshan. Matagal-tagal pa. Ano kayong hatid? Ano kayong hinatid dun? So farm din si Armel. Top 2 pa rin sa side ng sa net worth galing sa side ng TNC. Pero nangungulangot ah. Ano? Sakit. Guiyomi, nag-Guiyomi ka diyan ah. Malakuko ah. Malakuko. Ayun, shoutout nga pala diyan kay Sir Mike na nasa gilid namin. RTC naman, next item niya BKB. Ripubs Bloodseeker mid daw. Ayun na, magsasmoke dito yung EG. Oh, may golem action na sila. Sila naman. Siyempre, kasi tiktihan si kanina eh. Rubik lang yung nakuha nila. Ayan. May baka. Nagpiping na rin sila eh. So, babak. Nag-iingat na TNC. Naispotan nila yun eh. Pero may ano ah. May exogolem nga ito ah. Hindi sila magdire-diretso dyan sa may mid. Pero teams, ang ganda ng pwesto niya dito. Mabibreak yung smoke. Ayan, dalawa, tatlo. Ah, yun, tatlo nga yun. Nabreak yung smoke. Pero yun, napaplant na ng ward. Kita sila dyan. Hop, out, tago. Tagu-taguan. Maliwanag ang buwan. Barrow strike, nasaan? Ayun na, tumama. At eto pa yung stampede. Kinumit dito mga kaibigan. Ako po, na-silence pa yung Bloodseeker. Pinasok ni S4. And ang Kuku will be taken out. Binaturo rin dito ni Samage. Armel popping his BKB. And ang chaotic offering. Papatungan mo pa dito ng exorcism. TNC, kailangan nyo nang mag-out. Nahuli pa si Raven. Diyos ko, na-silence pa. Eto naman ulit yung Blood Rite. Pinounce si Raven. And Raven will be taken out. Two heroes dead sa side ng TNC. Sayang, hindi nila na-burst zone si Fly doon. Pagkatapos na burst zone nila si S4, kaso nga lang napag-golem pa. And na-rapture si Armel, kaya napilitan na lang siya tumakbo eh. Na-stolen rapture siya. Mouth na agad yung kuya mo. TNC, hindi pabor sa kanila yun. Wala pa rin kasing BKB yung Luna doon. Pero nagamit na ulit yung Exo, nagamit na ulit yung golem. Pwede na ulit mag-go dito yung TNC. Hindi pa nila nagagamit yung Eclipse. Oo. And yung Rapture, mag-online na. Ito, yung nice patan nila si Fly sa may ano. Ang kulit niya daw eh. Tumama pa. Ito na. Mamamatay ba ito? Pinuwing lang siya. Kulit eh. Lang. Ang kulit daw eh. Kaya na-G siya ng TNC. Aba si Armel, mag-aabol. Kailangan niya. Radiance na yung next item oh. So nagamit na yung kanyang full duration na BKB. Pero hindi sapat kasi nga na-rapture lang siya ni Rubik. Hindi na sila makahabol dun. At eto, BKB din, si Luna. Yan, nakakailanganin ni Raven, yung BKB niya talaga. So, Armel. TNC, sila na naman, medyo nag-hold back din sila eh. Kasi pag EG, kapag yun nga sabi mo, online yung dalawang skill, hahanap at hahanap ng laban. Sayang, magandang opening to para sa TNC. Sana, kaso nga lang, wala pa kasing BKB si Raven, kaya kailangan niya munang farmin yung BKB. And si Slark, meron na. Meron ng BKB yung Slark. Ha. Plus A yung disc. Yan, nakahatid na. ADP. Nakahatid na. Ulit sila. 31 seconds, 56 seconds. Pero kasi, BKB daw yan eh. Mag-tatapang tapangan na naman dito yung EG. Meron siya na rin. Lower bracket ba to? Nang group nila. Ayan, nang group nila. Kapag ang matatalo dito... sa rekta lower bracket ng main event or ng playoffs. Pero yung mananalo, kakalabanin yung BG mamaya para sa deciding match. Ano naman, no? RTC na naman. Pero wait lang, may ward pero kung walang makakita eh. Walang makakita. Nagpiping na sila dito. BKB, nabili na nung Luna. Nag-aantay. Pwede na sila lumaban. Kaso cooldown na ulit yung Exo. Andyan na rin, no? Yung 12 seconds bago mag-cooldown yung... golem. So, pag nadalawan pa dito yung TNC, ewan ko na lang. Pero top lane, ha? Nagka-cut yung ano.
Lahat yung mga atabs. Oh, andito yung mga atabs para mag-push eh. May Alpha Wolf yun. May Alpha Wolf aura yun. Kaya, at yung Rubik, may may stolen Rapture pa. Yun na nakita. Narol! Ayan pa yung Bloodrite. Eclipse kinumit din dito. Pero yung Chaotic Offering and then multiple BKBs will be popped. Kuku will be taken out sa side ng TNC. Boy na boy pa si RTC dito mga sir. Naku po, Carmel. Pinap niya yung kanyang blood. Ng kanyang blade mail, RTC will be taken out. Ayan pa yung Yule Scepter, sumail, nakapag-Yule Scepter ulit! At napaganda dito sa side ng EG! Well played! Full team wipe! Dalawa yun ah, yung una yung stolen Rapture, pangalawa yung stolen Eclipse dito ni Crit. Grabe si Crit doon. Patience lang by Crit. Plus si S4, yung mga initiation ni S4. Hindi agad nila din na burst down yung Slark. Yun yung problema. Napag-chado doon sa BKB eh. At eto pa, pwede pa silang pumush. Although wala silang dalawang core heroes, pabor na pabor sa EG to. Walang buyback si Raven. Bumayback na si Teams. At out na sila. Oh, out na sila. Easy na lang muna dito. Full team wipe plus ilang plus isang tower yun eh. Grabe si Crit dito sa larong to. Larong laro. Dutang-duta. Dutang-duta daw eh. Ganda nun ah. 18-25. 2K net worth lead para sa side ng EG. So, eto. TP. Yung ating Samage. May error siya. Oops. Nakita niyo ba si Crit dun? I think so. Wait lang. Pero may ward to ah. May sentry. Habang dito naman si Teams. Naku! Oh, Barrow strike out. Takbo. Pero naka-shadow ward yan. 4 stop out. Out lang ng out. Lahat na out. Lang. TP na, pero kinancel na. Pantakot lang ni Kuku. So, tagal pa ng Radiance dito ng Bloodseeker. And then, 8 seconds na lang yung kanyang BKB. Pero TNC na naman. Pero sa'yo ng TNC dito dahil wala kang golem, walang EXO. Ang tanong, alam ba ng EG na nagro-rush yung TNC? Around the rush pit. Ito lang yung vision nila. Around the rush pit oh. Yung sa may likod. And Roshan is dropping low. Makukuha to ng TNC. Basic lang. Piece para sa kanila. Tuwang-tuwa yung Rubik eh. Kahit sino lang kasi pwede niyang kuna ng skill eh. Lalo pag nagka-aganim siya yung Rubik dito. Dire-diretso lang. Kapag nakakuha niya ng spell. Ayun pa oh. Ayan. Magkukuldown na rin yung stolen Eclipse. And he's going for the Aghanim Scepter. So TNC, magsusmoke, Raven yung maiiwan dun sa may top lane. Alam nilang may Aegis advantage yung TNC, na-break yung smoke, binarrow strike si Fly. Armel nandyan din with Bloodrite, na-roar pa! Si yung Rubik, yun lang yung support duo ng EG, mamamatay. Ito, magandang opening para sa TNC, napitas nila agad si Fly. Walang golem, agad. So takbo na rin dito si S4 sa may top lane, sumama na si Raven. And they will try to push the mid lane. Slark naman sa baba. Push lang na push. Basher pa yung magiging next item. At mababasag nila tong second tier tower. Ito po yung side nila to. May isa pa silang creep. May atabs pa. Oop. Yun lang, namatay na. Namatay na yung isang creep nila dun. Yun na yung pag-asa eh. Pero yun, napa-fortify yung EG. Buhay na rin yung Warlock, kaya mukhang i-easy na lang sila dito. Kakat na rin ni RTC yung creep wave sa gitna. Pero yun o, magtutuloy-tuloy pa yung TNC. They wanted the tier 3. May Aegis naman dito si Raven eh. Pwede siya magtapak-tapangan dyan. Oh, hindi pa nabasag, isang kalabit na lang. Ayaw nila i-deny to. Wag nang i-deny yan. Ayaw na rin kalabit yan ng TNC. Kasi pag kinalabit pa nila dyan, magdadali pa sila dun. Basic lang, 16 health, 1 hit away. Wala. Regen yun. So yung Radiant, Sacred Relic, pwede na bilhin dito yung Sacred Relic. Oo, pwede na. RTC naman, mukhang alam niya na may ward dahil di siya nag-regen. Then, wala rin siyang extra movement speed. Gandong motor nun ah. May tumutunog na motor dito pero itong si Teams naman pumpush lang sa may top lane. At yung mga tropa, syempre, payaman lang. Back to farming. Pero para sa side dito ng EG, parang most of their victories galing dun sa Rubik eh. Parang ang laki nung participation ng Rubik.
Number 1 sa mga stolen skills, number 2 sa yung mga lift niya, yung mga huli-huli niya pa. Kaya lang siguro talaga dapat maror dito ni ano ni BM. Kontrolin niya lang yung Rubik. Error niya lang. I-commit nila yung static storm doon, okay na. Kasi hindi mo rin naman mas static storm siya. Si Slurky. Eh. May ano rin yan eh. May BKB. Hindi mo rin mababurst doon si DP. Meron na yung disc. At saka may Siphon. Oo. Matagal, hindi, matagal pa yung reset. Matagal pa, after pa yata ng event na to. Yung MMR reset, ay medal reset. Four stop na yung Rubik. Habang yung Aegis dito, isang minuto, mga 1 minute, more or less. Para dito kay Raven. Pero magmamanta style na rin dito si Raven eh. After 34 minutes. Tignan natin si Teams, Yulcepter. Ayaw rin naman gumawa ng Aegis ngayon dahil meron pa ang Aegis dito ano, yung TNC. Medyo delikado pa. So Shiva's guard para dito kay Death Prophet. Habang si Espor naman, ayun, payaman no? Napakayaman ni Espor. Triple stack pa yan. Uy. Heart Aghanim's Dagger. Going for Shiva na. Napakayaman ni Espor. Pero eto, yun lang. Na-roar dito yung Slark. Mababurst down ba nila? And yes, na-burst down nga nila yung Slark. Roar, Rapture. Kanina pa nag-split tong Slark na to eh. So hindi niya na-expect na gagawin siya ng TNC ngayon. Ayun, napitas. Kulit daw eh, pero eto pa, pupush pa yung TNC. Second tier tower on the bottom lane. Radiance, nabili na nung Bloodseeker. Meron pa silang Eclipse, meron pa silang Epicenter. May Static Storm pa sila. Pwedeng segue yan yung mid dito ha, isang kalabit na lang yan. Ayun na si Sam H. Siya yata yung kakalabit. Upheaval, nilagay dito sa may high ground. Ayun ako, kunin nyo na. Ayan na, nakuha na nga nila mga sir. Pwede pa si Raven. May oras pa, 16 seconds. Bago yung Aegis mag-wear off. Easy Rocks. Uy, naku yun lang. Pwede pa sa may bottom lane, no? May Rapture na si Armel. May mga BKB pa to, pero yun lang, pinasok, Dinoble Edge. Nakuha yung Lucent Beam, pero binawi na yung Aegis of the Immortal. Aegis back na muna. At nahil lang din dun yung buhay ni Raven. Basic lang, mag-e-shrine na lang muna sila dito. Ay hindi, ayaw nila. Ayaw nila, baka abutan pa sila eh. May Golem. Pwede rin mag-TP si Stark dyan. Kaya easy na lang. Easy Rocks na naman yun para sa TNC. Tier 2 tower sa baba. And Rocks sa may mid lane. Basic. Sulit na sulit. Mid lane out. Dahil lang yun sa pagkakapitas sila kay RKC sa may baba. Yun na yung kailangan dun eh. Wala rin kasing linkage yun eh. Yung Stark. Roar Rapture. Linkage eh. Puro single target to, or Rapture, may Glimpse back pa. Pag wala siyang BKB. Dalawang spell na yun, tago sa BKB. 4K network lead para sa side ng TNC. Paalala lang mga sir, yung giveaway, isang Pudge at isang CM Arcana. Mamaya sa mga subscriber. At mamimigay din ako ng, as promised, mamimigay ako ng isang gift sub sa swerteng wala pang gift sub dyan. Tapos, ano ba yun? Yung slot ko, di ba dapat kasi nag-gift sub ako, yung slot ko dapat sa akin. Pero hindi. Ibibigay ko dun sa gift sub ko, yung slot ko. Diba? Salamat nga pala sa 8K likes sa Facebook. And shoutout nga pala dyan sa The Armory. Ayan, pa mga for more orders, facebook.com/TheArmory. Meron tayong basic lang, may Team Alo, Team Nick, at kahit yung mga retro, yung mga luma nating designs. No? Team WXC, yung Wombo Combo, yung Lupon, yung Sir Mike. Dami. Dami kang pagpipilian. New Arcana ni Pudge, may headset na. Yun lang. Nakasuit pa, no? Nakasuit pa. Paano makasali sa gift sub nyo? Manood lang. Manood kayo mamaya. Mamaya, sa giveaway. Dapat present kayo, guys. Yung mga wala pang gift sub, bibigyan ko kayo. No? Papag-giveaway ako. Para patas-patas lang. Yung mga may gift sub dyan, pwede kayong gumawa ng isa pang account. Oh, for more chances of winning. Butterfly yung magiging next item dito nung Bloodseeker. Yaman na dito. Sila, mag-i-shrine. Nag-invest na sila sa Gem of True Sight. makulit yung slark eh.
Pero TP out, TP na sila dito, nag-TP na rin. Ako, nakapag-blink out. Sayang, nakapag-blink si Sumail dun. Sayang na sayang dun. Na-bait sila? Oo. Pero mababasag pa rin to. Kahit anong mangyayari. Whatever happens, mababasag din yung shrine nila dun. Medyo matagal nga lang. Pero again, EG. Pwede sila maghanap ng away dito. Kompleto lahat sila eh. Napanis na naman kasi yung spell nila. Nasasayang na naman yung golem dito. And Aegis, 1 minute and 36. And yung bottom lane, pinupush ng illusion dito ni Raven. Ha? Babak din. Magbabak din yung EG. Eh, no? Nagback na rin yung Death Prophet. Back na rin si Fly. Lahat. Eh, hindi naman lahat. Tatlo. Habang yung Slark, nagpa-farm, Lincoln. Kakailangan niya talaga ng Lincoln dyan. Para kahit pa paano ma-block. Ma-block man niya yung isang... yung isang spell dun. Kahit yung, kahit yung roll or yung rapture, damage pag nag-linkin naman siya. Wala siyang sagot dito sa butterfly ni Raven. Mm-hmm. Kung buboyin man ni Raven yung butterfly. Pero mag-i-scade siya ngayon dito. Para lang pampataas ang HP. Shiva's guard na yung Death Prophet. Yun nung, ubus yung isang creep wave. Isang blood right lang. EG. Di pwede maghiwa-hiwalay dito yung TNC. Oh. Delikado na. Ayun na naman. May nakita ko nag-shadow blade si Sam H. Ims, Barrow Strike, onto the Centaur. Roar ibibigay. Andito pa si Kuku. Static Storm, Kinetic Field, Lucent Beam. Pero napakagandang Chaotic Offering. Exorcism, Kinumit. Although mamamatay dito si S4, papasok dito si Sumail with this EXO. Hindi pwedeng sayang yung dalawang skill na to, coach. Pero wala. Nasayang. Masasayang nga. Masasayang nga. Na-basical lang sila ng TNC doon. Normal-normal lang ni Luna habang nasa loob ng Kinetic Field. Static Storm yung Centaur. Napap niya nga yung Stampede pero... Too little. Too late na. At wala sayang na. Yung dalawa. Ito, more than 2 minutes. 2 minutes yan. 2 minutes, walang ulti. Kaya TNC, tinan mo. Umaamba na sila dito sa may bottom lane. So, delikado to. Yung roar, kalahating minuto lang. Ito rin, kalahating minuto lang. So boy, 1 minute difference, malaki na yun. Plus yung ano, kalahating minuto lang din. Yung BKB nila, magkakaroon na sila ng BKB. Na-drop pa yung gem, oh. Ay, pampulutin. Saktong-sakto, may Roshan pa, 30 seconds bago mag-respawn yung, ano, yung Centaur. Ayan na nga, mga sir, bumayback na yung Centaur. Pero alam nila, walang golem, walang EXO. Kaya pwede nila to, pero nag-upheaval muna si Fly. Andito na yung Slark. Ayan pa yung lift. Gustong-gusto nila itong makapick off. Naku, nakakuha yung Bloodrite. Armel, takbo. Grabe yung slow. Grabe. Alam mo, parang sa panaginip mo na hinahabol ka, pero di ka makatakbo. Parang ganun yung feeling, eh. Pero ito, skadi na si Raven. Ayan pa, mag-smoke yung TNC. Napashrine sila. Gusto nilang ikutan dito ngayon yung EG. Naispatan nila ng Hawk kung nasan eh. Oops. Stolen Blood right by Crit. Again, ito yung pinaka-favorable sa TNC na team fight. Papaunahin. Ito na sila. Papaunahin yung mga atabs. Yeah, papaunahin yung atabs. Hanapin. Sisimutin. Nakita na. Barrow strike sa dalawa. Napakaganda. At ayan pa yung roar. BKB swap. BKB committed. Nakalingan na S4. Naku, dive back yung kuya mo dito. At napakagandang glimpse back pa. RTZ. No dropping load dito yung kuya mo. Pero epicenter. Kinumit na rin dito ni Teams. Yun lang mga sir. Naku po. 3-man. Barrow strike by Crit. Pero wala eh. Raven. Double kill. RTZ. Mamamatay. Crit naman yung hahabulin. Ayan o. Oh. Hahabulin ka. Oy, naamoy ka boy. Patay si Ut. Yules lang ng Yules. Barrow strike out. Pero wapak! Triple kill by Raven. S4, walang buyback. Pwede nalang balikan saglit yung Roshan dito. At saka mag-push bigla. Kulit eh. Ganda ng ikot doon ng, ano, ng TNC. Ang ganda rin ng barrow strike doon ni, ano, eh, ni Teams. Pero nag-barrow strike din si Crit. Diba? Nasa loob sila ng static storm. Plus yung roar ni Sam H. Tinutok niya na kay DP eh. Kinansel niya, doon niya ni-roar kay, ano, kay Centaur. Oh, kay Centaur, yun. So basic na basic lang. Pwede pa nila itong kunin, pero I think yung top lane na tier 2 yung priority ng TNC. Para wala ng outer tower dito yung EG. Basic na basic lang. Ganda rin sana ng 3-man barrow strike ni Krypton. Kaso nga lang, wala nang fa-follow-up sa kanya eh. Nanakaw niya yung barrow strike eh. Isang rapture lang kay Slark. Wala nang gagawin. Nakatayo na lang sa team fight yun eh. Boots of Travel pa. Yung Sand King. Di ba? Para instant rest back. Grabe naman to mga boys. Ayan pa. Pupush pa yung TNC. Dito daw sa may top lane yung gusto. May EXO na. May golem na. Kaso nga lang.
pabuhay pa lang yung tatlo nila eh. Ayan na, mabubuhay na. Makukuha nila to eh, bago mabuhay eh. Ayan o. Pag nabasag nila to, Tori, ang hirap mag-defend dahil babanda na sa lahat ng ano yun eh. Lalap, kung lumapit, babanda sa inyo yan. Pero antay nila yung blink ni S4, the stun, onto the illusions. Mamamatay dito si Raven, pero magpapop yung Aegis of the Immortal. Exorcism, kinumit na rin dito mga kaibigan. Mag-aanda si Kuko, pero nakapag-silent na. Silent dito yung kuya mo. BKBs will be pop. Chaotic offering, ibaba to. Bloodseeker dropping low. He has to go. He has to use the cheese. Kung gusto niyang lumaban, epicenter, ibibigay dito ni Tims mga kaibigan. Uy, napagandang baro stack. Nahuli pa sa static storm dito si Sumail. At dalawa, tiyo mo na bumabanda. Sakit ang kate. And Sumail will be taken out. He has the buyback though. Mapapa buyback. Raven with a double kill. Mamamatay dito si S4. At balikan na lahat ang TNC. Anong gagawin? RTC tatakbo. Ayan ba si Samage? Yun lang. Uy, napagandang Barrow Strike. Pero Barrow Strike ulit. Labanan ng Barrow Strike to. RTC still alive. Mamamatay ka ba? And yes, he will die. Sumail. Pag eto namatay si Sumail. Die back to. Pero naku, Raven lumalaban. But then Fate Bolt will take him out. Three heroes down sa side ng TNC. And EG, ang dami na nilang nakomit dito na buyback. Kuku. Uy, na-cancel pa. Plus yung upheaval. Pero out na rin si Teams dito. Well played na yun sa side ng TNC. They've taken the tier 3. Nawala na yung range rock sa may top lane. And nakomit pa nila yung buyback si Sumail. Nabaliw. 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 Ayan, mga wala na. Shiba. Nabaliw si Sumail. Andiyan ka lang pala. Sa may pero tingnan na natin yung nag-buyback. Ayan, bumayback dito si DP. Ang bilis din kasi nila na burst down yung ano yung Luna eh. Meron siyang ano, yung first kill ni Bloodseeker. Kaya ang lambot niya, na burst down siya. Stun, hoop, stamp, fate bolt. Naka-aggressive pa yung Null Field. Kaya ang bilis nila na burst down yung Luna. Nawala agad yung Aegis. Yeah. Whew! Yun lang. Grabe. Wala ko na tubig ko dito. Pero 29-29, 15k sa side ng TNC. Uy, nakita! Nagkasabong pa yung dalawin. Napop lang na pala yung Aegis. Isang normal lang. Pero hindi niya naman na-cancel yung clarity. Natakot yung Aeon Disc. Mas kabado pa yung Aeon Disc kay Tims. Pero ito, mabubuhay na lahat sa TNC. Lina in 20, 30 dito para sa Disruptor. Oh, walang buyback dito yung DP. Wala rin silang Golem, wala rin silang Exo. Namatay yung Slark. Yung maganda dun sa side ng TNC. Nakuha nila yung Slark eh. Slark, ira-rapture lang siya, i-roror lang siya. Wala na. And si Kuko, ito na. Meron ng Aghanims. Kakapit na yung BKB dyan. Ito pa mga BKB. 6 seconds BKB. Sino ba dito? Sino ba yung mga BKB dyan? Wala na. Yun lang. Yung Slark lang yung may BKB. Kabang si Armel naman. Ewan ko anong iniipon nito. Pero pwede nang bilhin yung Butterfly eh. Buyback siguro. Takot din sila eh. Kita mo naman yung potential dito ng AG. Lakas pa rin nila mga teamfight. Lalo pag tinamakan kayo lahat ng Fatal Bands. Yun lang. Eto ah. Ayan na yung support duo na naman. Tims and Kuku. Sam H. Raven at Arwell. Papayaman. Satanic pa yung susunod na item dito ng Luna. Kailangan niya ibenta yung Madness. Yan din yung nagpahamak sa kanya. Madness plus yung first skill ng Bloodseeker. Sakit. Sakit sa sarili. Yung damage amplification ng kalaban plus naka-aggressive na Null Field. Punit. Naku, no, illusion yan. Out ka na boy. Yan lang. Kinakat na nila yung creep wave. Yung creep wave na medyo pabor sa side ng EG, yung bottom lane. Palapit na rin to sa bahay ng TNC. Yung shrine, kinukuha na rin nila. So online lahat ng ulti na naman sa dalawang teams. Maganda yung kanina kasi na-debate nila yung ulti na dalawa dito. At saka walang napala yung EG. So kapag nagawa nila ulit yun siguro, and then, yun nga, nagawa nila ulit, namatay yung Death Prophet at yung Slark, GG na yun. Okay, pwede lang kumisi ulit dito yung TNC. Pwede sila maghintay na next roster eh. Wala namang mawawala sa atin. 3 minutes pa. So, we'll see. Clash ulit. Pero buyback status. So, TNC, 4 yung may buyback. Sa side ng EG, 2. And dive. Ito, yung si Sumail at si S4. Yung mga na-dieback. Yung mga nag-buyback. Ayan. So, teams. Grabe naman ito. Yaman ni teams dito. Pero Kuko. Uy. Nabash. Yun lang mga sir. Alay na yata dito si Kuko. Pero yung kinumit na dito. Yung exorcism mga sir. BKBs will be popped as well. Sam H. Kailangan nila tumakbo. TNC, you have to run. Nako, na yung scepter pa. Yung Bloodseeker. Anong gagawin mo? Na lift. Eto lang yung mali sa side ng TNC. Nasa mali sila dun. Masyadong aggressive yung pressure ni Kuko dun. Nasa katabi niya yung Slurk mismo eh. Teams. Wala rin si Teams dun. Baro strike out. Makikita siya ng ward. Four step out, blink out.
Kailangan rin tumipi. Pero yun nga, nasa mali yung TNC dun. Nakomit yung EXO. Pero meron pang golem yung EG. Konetsuko, na, pagka normal na artist yun, nabash agad siya. So hindi na siya nakapag-react. Plus yung follow-up na S4 na upstart. Yun, EG yung game 2 pa rin daw. Comeback na go agad. Depende na yan. Mamaya pa mga sir. Steady lang tayo dyan. Scuddy for Slark. Ayaw niya lang mag-linkin. Gusto niya lang talaga mag-survive pag na-rapture eh. So, satanic ni Luna. Ayaw pa eh. Tingnan mo nga yung Bloodseeker oh. Pwede niya na ito. Pero ayaw. Nagtitipid yung TNC. Ayaw nilang bilihin. Abang yung Sand King naman, may Boots of Travel naman yan. So, nag-drawing na. Ayan, TP out. Pop, pop, pop. TP out lang. Si Luna, pwede nyo lang bilhin yung kanyang satanic dito. Last tournament? Yes po. Last tournament sa DPC. Pero delikado si Sam H dyan. Nalip, hinabol, upheaval dun sa may high ground. Pero naku, Yul Scepter, Artizi, nandito na rin. And here comes Raven, BKB, kinumit. Naku, tinamaan pa ng Kyoto offering. Pero naku, anong laban dito ng TNC? Four stop out na lang muna sila lahat. Wala pa dito si Armel, kaya kailangan nilang mag-out. Ayan pa yung rap. Ayan pa yung stop it. Kuko, nahuli na naman. Yun lang. Di lalaban pa ba na silence na dito si Luna and Samage naman na pounce pa ang kuya mo and he's out. Raven will try to fight it out. 50% health na ako na double noble edge pa. Yun lang, nasa mali na naman yung TNC. Nakakalabit na naman si Goku, nabash agad siya. Nag-commit siya ng static storm pero wala nang fa-follow up doon. Si Beastmaster naman namatay din. Na hoop stamp. Lang. Yun lang. Na double edge, na double edge. Ko. Nagka-problema. Ayaw pang bumili. Ayaw pang bilihin eh. Kanina pa naunaan yung TNC. Kailangan sila yung mauna eh. Ayan pa. Si Teams na naman. Oops. Barrows. He could go for the Barrows strike out. Kinijuke niya lang dito yung center. Ay, naku. Yun lang. Out ka na, Teams. Ayan. Out na out. Siyempre. Pero to Raven. Kailangan mo nang bilhin yung satanic mo dyan. Pero butterfly daw eh. Oh. Armel, ganun din. Butterfly din. So, ngayon na pang bilhin. Ayoko, bakit? Kulang pa ata siya sa buyback eh. O, na, isang battalion yung pumupush dito sa may bottom lane. Eto yung problema eh. Hiwa-hiwalay na naman yung TNC. Perfect opportunity para sa side ng EG. And kasi, may erosion na. May erosion na naman. Yun na, naku. RTZ. Yun na, nakita na naman dito yung Bloodseeker. BKB TP out. Yun na, na-cancel. Naku po, Armel! Ay, naku. Doon sila nagka-problema. Armel na naman. Roshan na naman. Makukuha to. Ito. Side naman ang EG ang kukuha. EXO, sakong-sakong. Sobrang bilis na ito, boy. Iko-contest ba ng TNC to? Wala si Armel, ha? Kung ba-buyback siya, kailangan niya nagawin ngayon. Or else, wala na. Mawawala yung window nila. Yan na nga. Galing sa may gilid, TNC, Bloodseeker, bumahay back, Eclipse, kinumit, pinasok dun, no Sand King, pero anong gagawin, bumaro, shake siya sa loob, S4 will be taken out, Static Storm, nauli yung tatlo, RTZ will take the Aegis of the Immortal dito mga kaibigan, pero Eclipse, kinumit na rin na Raven, Crit will be taken out, susunod dito, susunod si S4, Epicenter, galing sa labas, na Yul Scepter pa dito yung Death Prophet, and now, RTZ, napagandang Bash Lord, Sam H will fall, buyback lahat, buyback tayo. Limbs ba kaya RTC pero nag-repressure BKB siya para hindi siya madamay dyan nung rapture. Ayun lang. Eto pa yung Centaur. Ra-right click ni Raven. S4 will fall. Kuko naman. Out ba si Kuko? Pero si Armel nangahabol dito ha. Napas na naman. Uy! Nakapag-cheese. Bila nakapag-cheese ang kuya mo dito. And Sumail ahabulin. Blood right, Barrow Strike, tatama pa sa Warlock. Sumail will be taken out. Warlock yung susunod. Naka-silence ka, boy! And a Rampage by Armel! Well played para sa side ng TNC. Pero secret naman, haabulin pa nila dito. Going for the full team wipe. Barrow Strike, Armel, Rampage ibigay mo pa yan. Double Rampage na yan. Please, ibigay mo na kay Baby Armel. And yun na nga, Double Rampage! Dieback din si S4. Siya yung sumalubang para hindi makapasok. O, tip nyo na! Yung TNC doon sa may Rosh Pit eh. I-tip nyo na si Armel, oy! Mga walang puso itong TNC eh. Ayaw pa itip eh. Ayun, nare-recta sila dito mga sir. Walang EXO eh. Yun lang, na Blood Rite, nahuli pa ng Static Storm. So, and I think this is it
Coach BYB. Tisi na rapture pa and mamamatay siya doon. GG tinawag. 0-4 yung EG ngayong araw. And TNC, they will get to fight BG Gaming. New roster, new life. New roster, new life talaga. Pero hindi pa tapos lahat sa EG. Lower bracket sila. May lower bracket. Hindi pa sila out. Alright, pero Armel, kita mo naman. Double rampage. Ay, naku! Ang ganda sana ng harang ni S4 doon. Nakuha ng EG yung EG's cheese, Repressure Shard. Mm-hmm. Kaso nga lang, nagamit agad ni Artisi yung Repressure Shard. Shard. Para lang hindi siya mag-glimpse back sa loob dahil matadamagean siya ng Rapture. Mm-hmm. Pero dahil doon, after yung teamfight na yun, pulahan na lahat, kininap na lang sila ni Armel. Meron pang cheese si Armel, kaya nakasurvive pa rin siya doon. So, yata sana ni Artisi sa mga bash eh. Oo, oh, tumatama niya, eh. Right on point eh. Kaso nga lang, wala eh. Kinuulang na sila dun eh. Pag wala talaga yung mga ulti. Pag wala si RTC. Wala na rin kasi yung EXO nun eh. Diba? Nag-commit ng EXO sa top, tapos diretso sila sa Rosh Pit. After nila mag-Roshan, wala nang EXO. So, ubus lahat. Mm. Diba? Bumayback pa sila, pero wala na rin. Wala na rin nangyari. Wala na sila na pala. Pero yun nga, TNC, congratulations. Armel God talaga. MVP, Armel. Punks equals not satisfied. So, ayan. So ayan, raid natin ulit yung Wombo X combo, Navi versus Team Spirit, kasama si Herbs. Kita-kits tayo mamaya for TNC versus VG, si Quinic at si BYB yung makakalaban nyo.